Hello, madlangki guys. Travel vlog muna tayo today. Dahil nga hype na hype ngayon ang Abuan River sa Ilagan City, Isabela, tara, samahan ninyo akong puntahan ito. Alam nyo ba na ang Ilagan City ang may pinakamaraming barangay sa buong Region 2 with 91 barangays lang naman? Sabi tuloy ni Don Facundo, kapag daw nagpaligan ang inter-barangay dito, baka daw next year na matapos. Ang Cagayan Valley Region ay may 5 provinces, which is Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Ang Ilagan ay isa sa 4 na cities ng Isabela. Binansagan ang Ilagan City ng Corn Capital of the Philippines dahil ito ang Philippines' top corn producer at ang may pinakamaluwang na land area under corn with an area of 28,000 hectares. Ang economic base ng Ilagan City ay agriculture dahil meron din itong 7,000 hectares na rice land. Other crops planted are sugar, tobacco, and cassava. Dito sa dinadaanan natin ngayon ay ilan lamang sa mga barangay ng Ilagan na flood-prone area dahil lumalaki ang ilog tuwing wet months, causing it recurring damage and worsening poverty. Connected dito sa Abuan River ang Ilagan River, Bintacan River, at ang Cagayan River, or also known as Rio Grande de Cagayan. Rio Grande is a Spanish word for a big river. Ang Cagayan River ay ang largest and longest river in the Philippines. After 2 hours of land travel from Alicia to Abuan River, finally ay narating na din natin. Malawang ang parking dito kaya hindi mo po problemahin ang parking ng dala mong sasakyan. Many years ago, ay biktima ang Sierra Madre Forest at ang watershed sa illegal logging at paggawa ng uling sa gagubatan. Nasira ang ilang parte ng gubat pero nanatili pa ding malinis at maganda ang tubig dito. Ang World Wide Fund Philippines at ang Coca-Cola Philippines Company kasama na din ang local government of Ilagan ay nag-conduct ng umbrella project to help the government clean, conserve, and save the river in Ilagan at para maging sustainable whitewater rafting spot in the country. Gusto nilang ma-redeem ang Sierra Madre Forest from deforestation. Ang Abuan River ay may sukat na 50 kilometers based on my research. Ang plano nga din nila dito ay makapag-provide ng livelihood sa mga local people after months of exposing to public, natupad naman ang kanilang plano. Kaya ang mga locals ay nagkaroon ng another source of income. Ito nga at may experience mo ng floating market nang hindi na nagpupunta ng Thailand. Ang ibang locals naman ay nagpatay ng kanya-kanyang trapal para maging tent at pinaparentahan nila ito ng 200 to 300 per tent. Ito naman si Don Facundo, tinatawag akong manghuli ng isda at ibenta daw namin sa kabilang tent. Hanggang dito ba naman ay umiiral ang pagiging seller nito? Alam nyo ba kung bakit maraming may gustong puntahan ito? Dahil very calm ng water, mahaba ang parte ng ilog na mababaw kaya pwede sa kids. Crystal clear water, katabing bundok kaya mahangin at hindi mo ramdam ang init ng araw. Dahil nga mahaba-haba ang ilog na to ay nag-hire kami ng bangka para marating ang kabilang side. 20 to 25 pesos per head lang. Minimum of 8 packs and maximum of 15 packs per bangka. Hindi na nag-life vest ang mga kids dahil mababaw lang naman ang dadaanan. Pero mukhang mas takot pa itong matanda. Eh hanggang tuhod lang naman ni Don Facundo yung tubig. Natakot si Don Facundo dahil baka daw lumubog yung buong bangka pag upo niya. After 8 minutes, narating na din namin ang kabilang side. Sulit ang pagkaitim namin dahil maganda na nga talaga dito sa side na to. Malilim at mababaw din. Cash out po ate, cash out! Habang nasa bangka nga kami ay may nagpapa-cash out. Ayaw ng shout out. Other than swimming, pwede din kayong mag-hiking at mayroong spot dito na pwedeng mag-diving. Hindi naman ganun kalalim at hindi din mababaw. Tignan ninyo si Don Facundo sa ledgi-ledgi lang dahil takot tumalon tapos biglang may lumutang na shokoy. Kinalabit ako ni Kuya. Sabi niya, i-video ko daw siya kasama ang pink niyang bangka. Ginawa niya pa akong human drone. Kaya sinampulan ko naman. Tumalon-talon lang ang mga pinsan ko tapos bumalik na kami ulit sa trapal naming tig 500. Nauna na ang mga bata at sumunod naman kami. Ito nga palang mga nahuli naming shokoy. Ay este, mga tito at pinsan ko pala. Dahil gusto daw nilang i-take over ang vlog. Oh, isang talon lang, 1.5. Kumali ko. Dahil nga napagkamalan kaming vloggers, pinicturan kami sa bangka. Ayan po yung mga tumalon, bayad 1.5. Magsusweet moment sana kami ni Don Facundo pero parang galit yung mga nasa likod namin. Sobrang ganda dito at sulit ang malayong biyahe. Personally, ang hindi ko lang nagustuhan ay ang mga tents na kung saan-saan na lang pinatayo. Siguro, hindi na na-monitor ng local government. Here's a screen captured from Notch Vlog 2 years ago, nung wala pang mga scattered tents versus now. Hindi na kayang i-control ng local government ang pagbuhos ng mga turista dito. Pero sana, sa kapalang taong nagpupunta dito ay madagdagan pa sila ng mga rescuers at mga
mga pulis lalo na kapag weekends at ngayong summer break, pati din garbage bins para may tapunan ng basurahan ng mga turista at hindi sa ilog dederecho. Yun lang.